Sa ikalawang beses ngayong linggo, libo-libong kilo ng expired na karne ang nasa bat na matauhan ng Department of Agriculture sa isang warehouse sa May Kawayan, Bulacan. Bilang ang bahang ibebenta raw ang mga ito sa mga palengke. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Daan-daang kahon ang bara-barang magkakapatong ng datna ng mga tauhan ng Department of Agriculture at National Meat Inspection Service sa isang warehouse na ito sa Barangay Pantok, May Kawayan, Bulacan. Ang laman nito, iba't ibang uri ng hilaw na karneng baboy at manok. Meron din mga nakasiksik sa malalaking supot. 14,000 kilo ang lahat ng karne na puro mga expired. Sa tansya ng mga otoridad, 2.8 million pesos ang halaga ng mga nasamsam. Follow-up operation ito sa naunang cold storage facility na sinalaki noong Martes sa kaparehong lugar. 35 million pesos naman ng bulok na karne ang nasabat doon. Hindi nyo gugustuhin pumasok sa warehouse na ito dahil amoy na amoy ang bulok na karne tulad nitong beef bacon na ito. Ang expiry date, February 1, 2023. Pero pinangangambahan na yung mga ganitong klaseng karne na ibebenta pa rin sa palengke sa ilalim ng bagong packaging. Ito pang ang isa, cochinillo. Ang expiry date naman ito, 2024 pa. Pero ikinuturing na ito ng Agriculture Department na contaminated meat dahil nahalo na sa expired. Halos umurong aksikmura ng mga otoridad sa nasamsam na mga karne. Halos maduduwal ka talaga doon sa amoy niya at manlulumo ka doon sa itsura nung mga kasi mga pagkain ito na napupunta sa market natin. Arestado ang nadatnang 8 tauhan ng bodega na pawang mga pahinante at kargador. Posible silang gawing witness matapos kuhanan ng sinumpaang salaysay. Kinandado naman ang warehouse at susunugin ang mga nasabat na karne. Inaalam na ng DA kung saan ito nanggaling. Kinumpirma naman ng otoridad na iisa lang ang may-ari ng warehouse na ni-raid ngayon at noong Martes. Mahaharap siya sa paglabag sa Food Safety Act. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.